Naglabas ngayon ng video ang kampo ng inarestong suspect sa pagpatay kay Father Richmond Nilo para pabulaan ang sangkot si Adel Milan sa krimen noong June 10. May live report si Tina Panganiban Perez. Tina. Emil, nanindigan ng mga kaanak at abogado ni Adel Milan na wala siyang kinalaman sa pagbaril at pagpatay kay Father Richmond Nilo sa simbahan sa Saragossa, Nueva Ecija noong June 10. Sa isang press conference, inilabas ng abogado ni Milan at si Larry Gadon ang CCTV video na mapapatunay raw na nasa San Isidro, Nueva Ecija si Milan nang mangyari ang krimen. Ang CCTV video ay kuha sa isang paaralan sa San Isidro kung saan daw tumambay si Milan noong June 10. Isang oras daw ang layo ng San Isidro sa Saragossa. Nagsalita rin ang mga kaanak at kaibigan ni Milan para pabulaanan ang akusasyon. Ayon sa kababata ni Milan na si Nelson John Orio, magkasama raw sila mula alas 4 ng hapon hanggang alas 8:30 ng gabi noong June 10 sa San Isidro, Nueva Ecija. May inaayos daw silang motorsiklo noon at pagkatapos ay nag-inuman sa isang tindahan. Marami raw ang nakakita sa kanila. Ayon naman sa pinsan ni Milan na si Bernardo Matias, hindi siya marunong humawak ng baril at may bali sa kamay kaya paano raw niya mababaril ang pari. Ayon pa kay Gadon, iba ang kulay ng suot ng gunman at iba din ang kulay ng sinakyan ng motorsiklo sa suot at motor naman ni Milan. Nakausap din daw ni Gadon ang nanay ni Milan na OFW sa Riyadh, Saudi Arabia. Umiiyak daw at nagpapatulong para mapalaya si Milan. Kwento ng lola ni Milan na si Elena Matias, magkasama raw sila sa bahay ni Milan noong June 14, nang bigla raw silang pinasok ng pitong lalaki at isinama si Milan. Sabi ni Lola Elena, hindi raw naka-police uniform ang mga lalaki, walang ipinakitang ID at hindi nagpakilala ng pumasok sa kanilang bahay. Wala rin daw ipinakitang anumang warrant o dokumento ang grupo. Pinabulaanan din ng lola ang paratang nag-gun for hire si Milan. Wala raw trabaho ang kanyang apo dahil siya ang nakatoka mag-alaga sa matanda. Naniniwala si Gado na fall guy si Milan. Sa araw ng Linggo pa raw niya makakausap si Milan na nakapiit ngayon sa Nueva Ecija. Aalamin daw muna ni Gado ng lahat ng detalye sa kaso, saka pag-aaralan kung may gagawin siyang legal na hakbang. Kasama sa mga pag-aaralan niya ay kung kakasuhan ng mga pulis ng illegal detention dahil hanggang ngayon ay wala pa raw ikinakaso kay Milan. Emil? Tina, please, isang katanungan lamang. Ano ang naging reaksyon ng PNP, ng Nueva Ecija Police o ng Region 3 dito sa pagsiwalat sa press conference na yan ng abogado at kamag-anak ni Adel Milan? Wala pa tayo nakakausap, Emil, sa Nueva Ecija Police. Kognay nitong inihayag ng mga kaanak, kaibigan at abogado nitong si Milan, Emil. Maraming salamat, Tina Panganiban Perez.